Hello guys, welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. For today's tutorial, I'll be teaching or showing you kung paano nga ba kayo makakapag-scan ng inyong document gamit lamang po ang inyong mobile device, and good news dahil free po itong gamitin. If you want to know more about it, just keep on watching. The first thing that we need to do guys is punta lang po tayo sa ating Play Store, click or select lang po natin, and i-search po natin dito ang Camscanner. Ito po ang logo na lalabas. This time, install na po natin. While installing guys, explain ko lang po sa inyo na before po natin i-open ang application, make sure po na i-turn off po muna natin ang ating internet connection para po maging free po ang paggamit po natin ng application or ang Camscanner, okay po? Kasi usually kapag naka-open po yung ating internet connection, i-require po tayo na mag-avail po ng premium or kailangan po natin bayaran ang application na to. But kapag naka-turn off po kasi yung data natin or internet connection natin, is free po natin siya na magagamit. Installing and scanning na po siya. After po nito, i-back lang natin. And before po natin i-open ang ating application, make sure na i-turn off nga po natin ang ating internet connection, okay? Pagkatapos po niyan, proceed na po tayo. Click or select na po natin ang ating Camscanner. Ganito po yung lalabas. And pakipindot lang po dito ng continue. I-allow lang po natin to. And then, may makikita po kayo dito na HD scan start here. Ayan, pindutin lang po natin. While using the app ulit. And skip lang po natin to. Make sure na docs ang nakalagay. Then, picturean nyo na po yung document na gusto nyo pong iscan, okay? Wait nyo lang po mag-process. Pagkatapos nyan, dito sa baba ay merong arrow papuntang right side. Click lang po natin tong next. Ayan, and then, niscanned na po siya. And dito naman, pwede kayong pumili ng mga effects or filter na pwede nyo gamitin, like itong original, lighten, magic color, grayscale, black and white, echo. Kayo pong bahala. So, sa akin po, mas pipiliin ko na lang tong no shadow. And after po nyan, kapag nakapili na kayo ng filter, pindutin nyo lang po yung check dito sa lower right side. Kung makikita nyo po, ay na-scanned na po natin siya. And this time naman po, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano nga ba natin siya masisave. Ang kailangan lang po natin gawin ay i-long press lang po natin yung picture or yung na-scanned na po mismo natin. And click more dito sa baba. Then click naman po natin ang save to gallery. Okay? Ngayon naman po, try po tayo ng isa pa. Back lang po natin and pindutin po ulit natin tong camera dito. Then, capture pa po tayo ng isa. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, may konting shadow pa siya. So, dapat nasa docs ulit siya. And, i-capture na po ulit natin. O, picturean po ulit natin. Ayan. Then, pindutin po ulit natin yung next or arrow dito sa right side, sa baba.
Ayan, kung makikita ninyo, may filter ulit po dito. So, piliin nyo na lang po kung ano po yung gusto ninyong filter or effect. Okay? Ayan. So, sa akin, no shadow na lang po ulit para mas maliwanag po siyang tingnan. And pagkatapos po is long press po ulit natin. And pindutin po natin yung more dito sa baba, then save to gallery. This time po, i-back lang po natin and punta po tayo doon sa ating gallery para makita po natin kung talagang na-save na po siya. Yan, punta tayo sa ating albums. Ayan, so nandito na po guys yung sinave natin kanina or yung in-scan po natin na document. So, ayun lang siya guys. I hope na meron po kayong natutunan. Kung meron po kayong gustong matutunan patungkol po sa Camscanner, please leave a comment below. Before I end this tutorial, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!